Magsitayo na po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Aleluya. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipayag, ipayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Aleluya. Magsiawit sa Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mong Ama naming banal, sa kaloob namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo, bakit galit na galit ang mga hintil? At ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan, nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay
upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Bakit nagbabalak itong mga bansa na sila'y mag-alsa? Anong kabuluhan ng lahat ng itong binabalak nila? Mga hari nila ay naghihimagsik at nagkakaisa na ang Panginoon at ang kanyang hirang ay bakahin nila. Pagsikapan nating tayo ay lumaya sa pagkaalipin at ating igupo ang pamahalaang sumakop sa atin. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Sa trono ng langit, nagtawa ang poon ng iyo'y sabihin at sila'y kinutya sa kanilang balak na mahirap gawin. Sa galit ng Diyos, sila'y buong bagsik na pinangusapan. Sa tindi ng poot, iyong mga hari ay nahintakutan. At tungkol sa akin ay kanyang sinabi, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking inululuklok ang haring marangal. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon. Aking ihahayag ang ipinagutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Mapalad ang may tiwala sa Panginoong dakila. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, nalalaman po namin kayo'y isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo, malibang sumasakaniya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong maipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos.
Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan paroroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa kasama ko pong pari sa altar, si Father Yulito, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo, napakagandang pag-usapan kung ano ang gustong iparating sa atin ngayon. Ipinakilala si Nicodemo na isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo. Kung titingnan natin ang kasaysayan ni Nicodemo, siya ay miyembro, pag sinabing pinuno ng mga Hudyo, miyembro ng Sanhedrin, miyembro ng isang assembly, parang council of elders. Maaaring kabilang siya sa 23 elders o 71 elders. Ganun pa man, ang pangalang Nicodemo ay tatlong beses binanggit sa Ebanghelyo ni San Juan sa kaniyang magkakaibang pakikipag-ugnay kay Jesus. Ano ang ginagawa ng mga Council of Elders? Sila yung nagdi-decide sa education, religious, and political aspects ng kanilang bayan. Kaya nga isa si Nicodemo na nag-propose noon na huwag muna nating dalhin si Jesus kay Poncio Pilato, kausapin muna natin siya. Pero hindi siya nanalo. Kaya ngayon sa Ebanghelyo, ang pakikipag-usap ni Nicodemo kay Jesus ay hindi isang ordinaryong pakikipag-usap. Ito ay pakikipag-usap kay Nicodemo na nakabase sa kaniyang kaalaman. Pero ang sagot ni Jesus ay nakabase sa kaniyang puso. So naglaban ang tanino ng tao na daladala ni Nicodemo, pero ang sagot ni Jesus ay daladala ng kaniyang awa na galing sa kaniyang puso. Matalino si Nicodemo dahil ang isang elder ng kanilang tribo ng mga Hudyo ay hindi maaaring maging elder kung wala kang talino. Ibig sabihin, alam niya, kabisado niya ang lahat ng nakasulat sa Biblia. Alam niya ang kasaysayan ni Moses, Abraham at Jacob. Alam niya ang bawat letra ng propeta Isaías. Ibig sabihin talaga, he is intelligent. Pero si Jesus, na wala namang formal na pag-aaral, ay alam din ang sagot galing sa puso. May isang simbolikong salita na kailangan nating malaman sa Ebanghelyo. Ano po iyon? Eto po. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Bakit gabi? Pwede namang araw. Bakit kailangan kung kailan gabi,
tsaka siya kailangang pumunta kay Jesus. Ito po ay simboliko na nagpapatunay at nagbibigay sa atin ng isang katotohanang hindi kailanman magagamit ang talino ang kaalaman na meron ka para sa iyong kaligtasan. Ang gabi ay sumisimbolo sa mga bagay na kulang kay Nicodemo. Ang gabi ay sumisimbolo na sa kabila ng kaniyang kaalaman, siya pa rin ay kulang ng liwanag. Kaya siya pumunta kay Jesus na simbolo ng liwanag ay upang magkaroon ng linaw ang kaniyang mga katanungan. Kaya ang sagot ni Jesus ay tumatama sa puso ni Nicodemo at tumatama rin sa puso natin. Ang pagiging ipanganak na muli o being born again ay hindi proseso ng kaalaman, kung hindi proseso ng conversion of the heart, ng pagbabalik loob sa Diyos sa kabila ng ating talino at kakayahan, tayo pa rin ay nangangailangan ng pag-ibig at awa ng Diyos. Kailanman hindi makapagliligtas ang lahat ng ating talino at kakayahan. Ang ipanganak na maguli ay ang ipanganak sa Espiritu at tubig, ang biniyag sa pangalan ni Jesus. Sa atin pong henerasyong ginagalawan, sa atin pong pakikipag-ugnay sa araw-araw ng buhay, para bang ating ipinaghihiwalay ang pagiging tao at pagiging mananampalataya. Yung bang believer versus being a person. Kapag nasa loob ng simbahan, tayo ay believer. Pag nasa labas na, we are just a plain human. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang pagiging Kristiyano sa pagiging tao, dahil ito ay pakikipag-ugnay kay Kristo na ako ay bago ng panganak sa ngalan ng kaniyang Espiritu at sa ngalan ng tubig na mulit-muli ipinapahayag ni Jesus sa ating lahat. Katulad ni Nicodemo, na marahil may takot sa kaniyang kasamahang makita siyang nakikipag-usap kay Jesus, kaya gabi siya pumunta. Pero ayon sa storya ng buhay ni Nicodemo, pagkatapos niyang makipag-usap, nagkaroon siya ng conversion and followed Jesus secretly hanggang sa siya ay tumulong sa paglilibing sa kaniya. Sa mundo na ginagalawan natin, na parang ang lahat ng tao ay tama, parang ang lahat ng tao ay hindi nagkakamali, ang tumindig at manindigan para kay Jesus ay napakahirap. Ang ibahagi ang kapangyarihan ni Jesus at himala ng poong Jesus Nazareno ay napakahirap. Bakit? Dahil marami pa rin sa atin, marami pa rin tayong mga kapatid na mas gugustuhin sa gabi na bubuhay kesa mabuhay sa liwanag ni Kristo. Sana po ang Ebanghelyo ngayong araw ay magdala sa atin sa kaliwanagan na wala tayong magagawa. Ang talino at yaman
ang lakas at impluwensya, ang estado sa buhay ay unti-unting mawawala kung walang Diyos sa ating buhay. Ilagay natin si Jesus sa puso natin at isiping tayo ay pinagagalaw ng Espiritu kung saan mabuti ang ating tinatahak. Katulad ng hangin, ating damhin ang Espiritu ng Diyos para tayo'y palaging isinisilang na muli at nagiging bagong tao. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng ating biniyag, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Bilang mga tagapagmanang kasama ni Kristo, makalalapit tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang simbahan sa lupa naway mabuklod upang maging salamin ng ganap na pagkakaisa ng Santatlo, ang kaisahan ng pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga binyagang Kristiyano naway lumago sa kanilang pamumuhay bilang Kristiyano, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga alipin ng takot naway maging malaya bilang mga anak ng Diyos, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga walang pananampalataya naway sikapin nating mahikayat sa pananampalataya at pagpapabinyag, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ang mga kapatid nating na mayapa, naway muling mabuhay sa kaluwalhatian ng banal na Santatlo, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong mga anak. Ama naming nasa langit, sa aming pag-aalay ng mga panalangin, loobin mong makaisa kami ng Espiritu na nananahan sa iyong mga anak at kay Kristo na iyong anak at aming tagapagligtas at Panginoon na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang ubas at bunga na aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nilupig ang kamatayan. Sa kaniyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihilig namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Diyos ng buhay at ng muling pagkabuhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep me safe for eternal life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inihaina, pamaskong maamungkupa, magsalo tayong masaya. Sa kanyang
Krista, pag-ot wagas. Announcement for recollection, ang lahat po ay inaanyayahan lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Easter recollection sa darating na April 18, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose, D.D., Obispo ng Urdaneta, Pangasinan. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayad mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa biniyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno.